Magpapatupad ng one-strike policy ang Department of Migrant Workers sa mga pasaway na recruitment agencies. Ang mga paglabag na pasok sa tinaguriang 20 mortal sins ng ahensya tatapatan ng pagbawi ng lisensya at pagpapasara ng agency. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. One-strike policy. Yan ay patutupad ng Department of Migrant Workers sa mga lisensyadong recruitment agencies na lalabag sa hiring at deployment ng land-based overseas Filipino workers. Dati ipinagbibigyan pa ang mga agency hanggang third offense. Pero simula Hulyo, kakanselahin na agad ang lisensya ng mga lumabag na agency at tuluyan na silang ipasasara. Dati kasi dahil may first offense, second offense, third offense, ang daling palusutan. And then, pwede kang magtago sa dami ng papel. And then yung possibility ng suhulan or kukuha ng padrino, lakarin yung liliit ng liliit yan. Forever na po yun. Meron po kaming tinatawag na deregulatory list. Nandoon na po sila at hindi po sila maaalis at never po sila ulit makakapag-apply ng license. Naglista ang DMW na tinatawag nitong 20 mortal sins na pasok sa kanilang one-strike policy. Kabilang dyan ang pag-deploy sa mga minor de edad o kaya'y below minimum age requirement, yung mga nagpabaya sa mga OFW na humihingi ng tulong at nag-deploy ng mga manggagawa pero hindi naman dumaan sa tamang proseso ng DMW. This is to protect and promote the rights of our OFWs. Suspension naman ang kakaharapin ng mga ahensyang may light o less serious offense. Hindi ho madaling kumuha ng lisensya. One, dadaan ka po sa butas ng karayo. Talagang magkakaroon, matitira po yung mga matitino. There are really good, a lot of good players in the industry. Sana mabago din yung tingin sa amin sa industriya namin. Bukod sa one-strike policy, kasama sa mga bagong patakaran ng DMW na di dapat hadlang ang kasarian para mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho ang isang tao abroad. Hindi porke si ganito ay ganito po yung gender niya. We only reserve the employment opportunities to this type of persons. Sa datos ng DMW, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, higit 817,000 ang na-deploy ng mga land-based at sea-based OFWs sa iba't ibang bansa. Umaas silang tataas pa yan sa 2 milyon ngayong taon, lalo't may makuusot na raw silang mga bansa na pwede maging labor market para sa mga OFW. Kabilang dyan, ang United Arab Emirates, Austria, Qatar, Oman, Portugal at Hungary. Marami pong nakapila. So we're really happy with how our workers are being viewed by the different countries all over the world. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, tulis babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.